Vice Ganda nag-grant dahil delayed at overbooking ang flight nila sa PAL. Hindi napigilang maghimutok online ng TV host na si Vice Ganda dahil sa umano'y overbook niyang flight. Nagpabook ka para maayos ang biyahe mo. Tama. Pagdating mo dun, sorry, overbooking? Nirebook ng PAL. 3 days kaming squatter dito, 2 nights, 3 days kaming squatter dito sa airport. Ngunit bakit ang ibang netizens biglang umalma? And ang isa pang tanong is, kung hindi ba siya si Vice Ganda, ay mapapansin ba ang kanyang reklamo? Pag celebrity, mala-essay ang explanation. Pag regular people, one sentence lang reply. Yo, what's up? This is Real Talk Darbs, ang pambansang issue analyzer ng Pilipinas wherein I'm trying to influence you how to think critically about sa mga recent viral social issues ngayon dito sa Pilipinas. And today, we're gonna be talking about another viral issue patungkol sa naging rant ni Vice Ganda hinggil sa naging overbooking raw ng Philippine Airlines sa flight nila. Sino ba dapat ang mag-adjust? Ang pasahero or ang airline? Ano ang dapat na solusyon sa ganitong aberya? At kung ikaw ang nasa posisyon ni Vice Ganda, paano ka magre-react kung parang tila hindi patas ang naging serbisyo ng airlines company sa ganitong sitwasyon? And of course, what are the things that you may be able to learn from this kind of situation? Let's find out! But first, let me give you a brief context. Maliban sa pagiging host ng noontime show na It's Showtime, si Vice o Jose Marie Visceral in real life is a comedian. Do you know that I am your ninang? No, I am your ninang, but it's okay that you don't know. Entrepreneur and a recording artist. At the time of recording this video, ang YouTube niya ay merong 7.9 million followers. Ang Instagram niya ay merong more than 10 million followers. At ang Twitter niya ay may 15 million followers. Sa tagal ng kanyang karera sa showbiz, ay marami-rami na din siyang naging achievements. Gaya na lang ng pagiging isang celebrity talk show host at bilang isang recipient ng Asian Academy Creative Awards as Best Entertainment Host. Naging bukas din siya sa personal na buhay, gaya ng naging pagsubok niya sa depression. This year, na nawalan ako ng kapayapaan, I was depressed for a time. At maging ang kanyang naging relasyon kay Ayon Perez na naging co-host niya sa show. Pero dahil sa 12-day suspension ng programa, sinamantala nito ang pagkakataon na magbakasyon papuntang Thailand kasama ang ibang mga co-host. Makikita sa ilang shared videos ng celebrity host ang kulitan at bonding moments sa streets ng Bangkok. Ngunit ang masaya sanang kulitan pauwi ay napalitan ng lungkot at pagkabuisit. Dahil daw sa pangit na sistema ng isang airline company. Sabi pa niya sa kanyang post, pinapalitan niyo ng lungkot at buwisit ang saya na dulot ng excitement sa bawat trip at ligaya ng bawat nabuong memories sa trip ng dahil sa napakapangit niyong sistema. Masaya na sana ang bawat alis at pag-uwi kung meron kayong malasakit. Nagsimula ang reklamong yan mula sa isang viral tweet last October 24 na umabot ng more than 2.8 million views. Sabi ni Vice, grabe ka fly pal, grabing pang-aabala at perwisyo ang idinulot mo sa masaya sanang trip na ito. Bakit kayo ganyan? Ilang beses nyo kaming pinaranas ng overbooking sa puntong di nakasakay ang mga kasama namin. Ngayon, ako naman ang nawalan ng upuan. Habang naghihintay ito ng flight pa uwi ng Pilipinas. Sabi ni Vice, napakapangit ang serbisyo nyo at Flypal, napakapangit. Hindi po ikaw sinasabihan ko. Binabasa ko lang yung ano ni Vice. Dagdag pa ni Vice sa kanyang tweet, sistema nyo na ba talaga ang overbooking at Flypal? Alam nyo ba kung gaano ang stress na idinulot nyo sa pasaherong hindi nakasakay, sa binok at binayaran niyang flight? May damdamin pa ba kayo ng malasakit para sa pasahero? Pera-pera? Sabi pa sa tweet ni Vice na may picture, ang sabi niya, delay that overbooking, grabe, at Flypal. Kinabukasan ay nireplyan naman ito ng Philippine Airlines. Sabi ng PAL, Hi Vice, we deeply regret the recent incident during your recent flight with us. We would like to offer a clear explanation of the situation. First and foremost, we want to clarify that the flight was not overbooked and we operate with the utmost commitment to safety. During pre-flight safety checks, 2 business class seats were identified as unserviceable due to safety concerns, rendering them unfit for passenger use.
Sabi pa dito, we have received an update that eventually two alternative passengers were identified and agreed to accept the downgrade offer, allowing you to return to your originally booked business class seats. We appreciate your patience and cooperation during the situation. So, papakita ko sa inyo ang buong screenshot ng sinabi ng PAL for Vice at basahin nyo na lang. Here it is. Bagay na kinontra ni Vice sa kanyang retweet. Ang sabi niya, hindi yan ang sinabi sa akin sa counter. Ang sabi ng staff, the flight was overbooked and my seat was given to another passenger. Magbato-bato pick na lang kayo ng staff sa counter kung sino sa inyo ang palpak. Pal-pak. Yung panalo, libre ko ng round trip ticket via Cathay Pacific. Kwento ni Vice sa kanyang tweet, naiyak daw siya para lang umabot sa flight. Habang si Ayon ay mukhang kawawa dahil ayaw niyang sumakay kung hindi daw siya kasama. Yon ang ginawa niyo sa amin, pal. Pero mas napansin ng ilang netizens, ang mabilis nitong damage control at detalyado nitong write-up sa reklamo ni Vice. Punto ni Yellow Pink Warrior of Truth and Justice, at FlyPal, why is your response so detailed when it's about a celebrity? But for an ordinary person, we only get a kindly DM us response. Sabi naman ni Fred, malamang kung hindi si Vice, dead ma lang sila. Matatandaan naman na 6 years ago, pinatutsadahan din ni Vice ang parehong issue ng delayed flight sa bansa. Anong airline? Bawal sabihin bakit lagi kayong delayed, nahihiya kayo. So, what are the 3 things that we may be able to learn from this kind of situation? Number 1, remain calm and grounded. From a standpoint of Vice situation, tama at valid ang kanyang naramdaman. Kahit ako, ganun din ang mararamdaman ko. Ilang beses din akong na-delay at na-overbook. But through time, whenever there's tension, na-realize ko na may contribution pala ako sa sitwasyon. Kaya ako kalmado at solution-oriented. In short, learn to respond before you react. Number 2, use your influence appropriately. I believe Vice Ganda has demonstrated a fair amount of influence para i-call out ang ganitong uri ng serbisyo. Kaya ganun din kabilis ang response ng Philippine Airlines. But what I think could have been done better is to be aware of the choice of words. Learn how to make a positive impact on others in a sound and fair manner. By the end, you'll know how to use your influence in a helpful at friendly way. Number 3, services should be inclusive and world-class. I'm pretty sure Philippine Airlines wouldn't stay long in this business kung hindi world-class ang kanilang services. But with this situation, they clearly made a miscommunication and they did a diplomatic way of resolving it. Sana ganito din kadetalyado mag-explain ng ibang airlines regardless kung sino pa man ang naging pasahero, mapa-celebrity man o ordinaryong tao. In this way, we can make services that are great at fair for everyone. Real talk. Honestly, this is nothing new. Ang ganitong klaseng aberya hindi na bago sa Pilipinas. In fact, napakalaking challenge nito sa aviation industry that I believe pinapaganda ngayon ng ating government to solve delays, cancellations, safety concerns, and challenges related to airport infrastructure. Para sa akin na bumabiyahe across international flights, I always see to it that I'm prepared mentally and emotionally. My humble suggestion here is to respond proactively because this empowers you to make thoughtful choices and maintain control emotionally in challenging situations. Oh,